Ikaw ba ay motorcycle driver or nagmamaneho ka ng single na motor katulad ng brand ng Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o ng Harley Davidson, BMW or Ducati? Minsan di natin napagtutuunan ng pansin na dapat may alam tayo sa bagong restriction code ng ating lisensya. At nais kong bigyan ka ng kaalaman patungkol dito. Dati, restriction code ang ating lisensya. Ngayon naman ay ginawang driver's license code at inalis na ang professional o non-professional driver's license at ginawang driver's license na lamang. Kung motorcycle ang dinadrive mo, dapat ang driver's license code mo ay A. At kung tricycle naman ang dala mo, dapat ang driver's license code mo ay A1. Kaya kung ikaw ay tricycle driver o nagmamaneho ka ng tatlong gulong, maging maingat tayo at maging matalino. Kasi baka tayo mahuli ay sayang naman ang ating pinagkakitaan. Kung car naman ang dinadrive mo, dapat ang driver's license code mo ay B. Kaiba pagka van ang pinadrive mo, dapat B1. So, pakatandaan po natin na pag mali ang driver's license code at nahuli ka ng LTO, MMDA, maaaring magmulta ka ng 3,000 piso. Kaparehas na iyan ng driving without license at maaari din na ma-impound ang iyong sasakyan. So, kinakailangan maging maingat tayo sa pag-ayos ng ating lisensya. Lahat ng AUV na sasakyan na 8-seater ay kabilang sa B1 na license driver's code natin. At ang iba pang mga sasakyan, kung ito man ay luxury or other, basta hindi 8-seater lang siya, siya ay B1. Ang mga sasakyan na van ay sa driver's license code B1 naman dapat. Yan man ay Toyota Hiace, Nissan Urban or other brand, basta van B1 dapat ang driver's license code mo. At di ka pwedeng mag-drive ng van kung ang driver's license code mo ay B lang, dapat ay B1. Kung light commercial vehicles van naman ang idadrive mo, ang kailangan mong driver's license code ay B2. Commercial means pang-deliver ng product, maging prosen man yan o hindi. Ang heavy commercial vehicles naman ay DL code C naman ang gagamitin. Ang mga bus naman ay DL code D. Kaya dapat ang driver's license code mo ay letter D. Lahat ng klase ng bus sa Pilipinas ay kabilang sa DL code D. So kung bus driver ka, dapat DL code D ang nasa lisensya mo. Sa probinsya ka man o dito sa Metro Manila, DL code D ang iyong lisensya. May mga example tayo ng category ng mga DL code na dapat mong tandaan kung ikaw ay driver ng iba't ibang sasakyan na gagamitin. DL code A kung motorcycle, DL code A1 kung tricycle, DL code B naman kung cars, at DL code B1 kung van ang gamit. DL code B2 kung light commercial vehicles, DL code C kung heavy commercial vehicle, DL code D kung bus, at DL code BE kung light articulate vehicles, DL code CE naman kung heavy articulate vehicle. Ang mga DL code na iyan ang mga dapat na nakalagay sa iyong driver's license code ng iyong lisensya sa mga klase ng mga sasakyan na iyong dinadrive. Ito yung dating restriction code ng iyong lisensya at ang bagong driver's license code ng iyong lisensya. Ito naman ang example ng dating restriction code ng iyong lisensya at ang bagong driver's license code ng iyong lisensya. Uulitin ko, kung mali ang DL code ng iyong lisensya
at nahuli ka ng LTO MMDA, maaaring magmulta ka ng mahigit sa 3,000 piso o maaari ding ma-impound ang iyong sasakyan. Ang DL code na ito ay inilagay at batas na dapat sundin ng mga driver na Pilipino at banyaga dito sa Pilipinas. Kaya ito po ay payo sa atin na sumunod. Sundin po natin ang DL code na ito upang maiwasan ang tayo ay mahuli at magmulta o kaya ay ma-impound ng ating sasakyan. Ang mga sasakyang ito ay nakikita natin sa ating lansangan at ito po ang mga example ng ating mga light articulate vehicles na ginagamit ng ating mga trabahador o mga driver. At ang heavy articulate na sasakyan na ginagamit dito sa ating bansa. Kaya ito po ang example nila sa atin.